maligayang pagbabalik kaibigan. Sa bidyong ito, pag-uusapan natin kung bakit nga ba mahalaga ang watawat sa kada bansa at ano ang sinisimbolo nito. Pero teka, bago natin ipagpatuloy ang lahat, ay kung bago ka pa lang sa channel ko at gusto mo ng mga ganitong video, ay mag-subscribe ka na para maging updated ka sa mga future upload natin. Nag-upload ako ng isa o higit pa sa isang linggo. At kung meron ka namang gustong ipakwento o di kaya ay pasaliksik, ay mag-comment ka lamang sa ibaba ng video ito. Maraming salamat. Kapatid, trivia muna tayo. Alam mo ba na ang pinakaunang watawat na ginawa sa mundo ay ang watawat ng Denmark, kung saan ito ay ginawa pa noong 1625. At sa ngayon, ito ay may edad ng 395 years old. At alam mo ba na noong nilabas nila ang watawat na yan, 1748 nang ginawa nilang ang hugis nito, dahil alam naman natin na noon ay hindi pa uso ang hugis na parihaba sa mga watawat. At alam mo bang simula noon ay hindi na nila binago ang disenyo ng kanilang watawat? Kilala ang flag ng Denmark bilang sa tawag na Dannebrog o Danebrog. At yan ang kauna-unahang watawat sa buong mundo. Eh kapatid na Win, paano naman sa Pinas, kailan nagkaroon ng flag o watawat dito? Eto yon. Alam mo ba na nagkaroon ng watawat ang Pilipinas noong 1892, kung saan ginamit pa ito sa isang digmaan? Ito ay kulay pulang tela kung saan mayroong nakasulat na puting letra, at ito ay ang KKK, kung saan nagmula ito sa bayaning si Andres Bonifacio. Oo kapatid, siya ang unang naglabas ng watawat sa Pilipinas kung saan ginagamit pa ito sa mga digmaan. At alam mo bang pagkatapos lamang ng ilang buwan at pagkatapos ng revolusyon, 1896, nang si Bonifacio ay meron na namang inilabas na bagong watawat kung saan nakalagay ito sa telang pula at nakasulat ang KKK, at sa itaas naman nito ay merong puting araw. Pero alam mo ba, noong 1986 pa rin nang inilabas ni General Emilio Aguinaldo ang isang watawat kung saan ito ay may sukat na parihaba at ito ay nasa kulay pulang tela. Sa gitna nito makikita ang isang puting araw kung saan ang kada isang sinag nito ay sumisimbolo sa walong kauna-unahang provinces na pinangungunahan ng Maynila, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Laguna, Batangas at Cavite. At sa gitna naman ito, makikita ang letrang K kung saan nakasulat ito sa pangsinaunang Tagalog o letra. At noong March 17, 1897, si General Aguinaldo ay nag-display na naman ng panibagong watawat at ito ay nakalagay muli sa pulang tela. May hugis na parihaba. Makikita mo sa gitna nito ang isang araw kung saan ito ay ang mitolohikal na araw. Makikita din na mayroon itong mata, ilong at bibig. At alam mo ba na ang watawat na ito ay ginamit noon pang December 14 at 15, 1897 sa Biak na Bato? At sa panahong ipinadala si Emilio Aguinaldo sa Hong Kong, hiniling niya kay Ginang Marcela Agoncillo na gumawa ng panibagong watawat at sinunod niya naman ito. Katulong niya sa paggawa ang kanyang panganay na anak na si Lorenza at si Delfina Herbosa na pamangkin ni Rizal. At alam mo bang si Ginang Marcela Agoncillo ang tumahi ng telang ito, at sa di kalaunan ito ay ang naging pambansang watawat ng Pilipinas. At magpasa hanggang ngayon nga kapatid, ito pa rin ang ginagamit nating watawat. Pero nagbago lamang ito ng kaunti kung saan tinanggal at pinalitan ang araw. At sa haba naman ito ay iniksian ng kaunti. Pero ito ang malaking katanungan dyan. Bakit nga ba mahalaga ang watawat sa mga bansa? Ito yon. Ang watawat ay sumisimbolo sa pagiging isang malaya ng isang bansa kung saan wala ng demokrasyang nagaganap. Ang pagkakaroon ng watawat sa isang bansa ay sumisimbolo na hindi na ito kontrolado pa ng iba pang mga bansa. Ang watawat ay mahalaga sa mga bansa,
hindi lamang sa inilalarawan nito ang otoridad at kapangyarihan. Bagkus, sumisimbolo din ito sa kapayapaan at pagkakaisa ng lahat ng tao sa loob ng bansang ito. Kaya ganoon na lamang kaimportante ang watawat sa mga bansa. At alam mo bang merong 195 na watawat sa buong mundo at merong iisang na iba, ang watawat ng Nepal, kung saan hindi parihaba ang sukat neto. At eto pa, alam mo ba na hindi pwedeng sirain o alipustahin ang isang watawat kahit anong ranggo mo sa buhay, mayaman ka man o mahirap? Pero merong pa rin mga taong hindi nasusunod ang ganitong kalakaran, tulad na lang ng mga taong ito kung saan hindi na ginalang ang watawat ng magkabilang bansa. At eto yon. Kapatid, alam mo ba na mayroong karampatang parusa ang ginagawa nila kung saan nakasaad ito sa Republic Act 8491? Sakop ng Republic Act na ito ang paggalang at pagrespeto sa watawat. At kung sakaling binastos mo o sinira mo ang watawat ng Pinas, ay alam mo bang maaari kang makasuhan? Pero sa ginawa ni Jetler at nung isa pang Korean na kung saan sinira nila ang watawat ng Pilipinas, ang bahala na lamang sa kanila ay ang mismong ambasador ng Pilipinas sa Korea, kung saan siya na mismo ang makikipag-communicate sa dalawang taong ito, kung saan kakausapin nila ang dalawang taong itong sumira sa watawat ng Pilipinas. At eto pa, ang pwedeng maaaring mangyari dyan na kung gobyerno na mismo ng Korea ang humuli sa dalawang ito, kung saan sila na mismo ang magsasampan ng kaso o kaparusahan para sa kanila. Kapatid, antayin na lamang natin ang panahon na iyon, dahil alam ko na darating ang oras na mapaparusahan din ang mga yan. At para naman sa mga taong nakikinig ng video na ito, ay pakiusap lang, huwag na huwag niyong bababuyin ang watawat ng ibang bansa o kahit ang watawat mismo natin, dahil alam mo ba na maaari kang makulong dito. At sa ngayon nga kapatid, mababalitaan mo na ang isang Pinoy na kung saan ibinalita na sa Korea ang pagsira niya sa watawat neto. Makikita sa mga social media post na kung saan nagtitrending na ang batang ito, dahil isipin mo, nilawayan at pinunit niya ang watawat ng Korea at ginawa niya pa itong maskara. So kapatid, huwag na nating gayahin ang mga ganyang tao, dahil baka makasuhan ang mga taong gagawa nito. So kapatid, nakita mo na o nalaman mo na ang dahilan kung bakit mahalaga ang watawat sa kada bansa sa buong mundo. Nagustuhan mo ba? Pa-like at subscribe naman